kita gigi kamu sugot ana. So mapugos yun may nga mapabalik ni Kap, no? Mapugos yun ang tumbalik ni Kap. What's up mga kalilingaw, magandang umaga, magandang tanghali sa inyong lahat. Dito na naman tayo sa panibagong vlog kwento mga kalilingaw. Meron lang akong sabihin sa inyo na noong July 28 nagkataon na ibitado sa birthday ng aking anak ng aking pinsan. Tapos dami nilang bisita, kaya ako bihira naman ako kung dumadayo pagka ganyan. Talagang pinuntahan ako rito at inimbita. Ngayon pinuntahan ko nga doon, hindi nga ako kumain dahil busog pa ako, dahil ang kainan nila tanghali. Ngayon dami ng tao. Ang ginawa namin doon, sumali na lang ako doon sa tagay nila. Pero yung ininom namin, yung RH Red Horse, ngayon di ako kalain na magkaganon pala yung mga hindi mo maasahan ng mga pangyayari, no? Habang nagtatagay, pintu-pintuhan, hanggang sa umabot na ng gabi. Ngayon, yung iba nagkakantahan dahil kumuha nga sila ng video ko eh. Yan ako naman, doon lang sa mga pinsan ko, sumali doon sa tagay-tagay na yun. Hindi ko kalain na yung asawa ng pinsan ko, mayroon pala siyang kapatid o na babae na imbitado, dahil nung July na yon, 26-25 Easter rito sa amin. Ngayon inibita nila yon, galing Maynila, babae, talaga pa. Ngayon nung gabi na yon, mga bandang alas 8, niyaya ako ng pinsan ko yung may-ari ng bahay. Sabi niya, halika dito sa labas dahil mag-video kayo tayo. Sabi sa amin ganun, sabi ko, tara. Eh ngayon, nandoon na kami sa labas. Eh dami nag-iinuman, kanya-kanyang pwesto. Eh ito yatang kapatid ng asawa ng pinsan ko, yung babae. Nagtagay rin sila. Pero ayos din yun. Ngayon ano, hindi ko naman inasahan na magkaganon eh. Aksidenta lang. Ngayon, lasing na nga yung pinsan ko. Nag-away sila nung asawa niya. Gawa nung anak nilang babae, may siyuta nga. Ngayon, dumating yung lalaki. Eh, hindi yata nakita yung pinsan ko, ama nung babae, anak niya na may syuta. Nagalit yung pinsan ko. Pinsan ko noon, lalaki, yung ama. Eh hindi ko naman alam na doon sila sa loob nagkaanuhan na. Ayun, pagdating dito sa labas na pinag-anuhan namin ng video kay, nagkasagutan na. Ang ginawa ko, dahil kumakanta ko, sabi ko, katapos kumanta, sabi ko, minsan huwag niyong gawin yan dito dahil nakakaya, mga marami kayong bisita saka may nagkakantahan din. Ang pinuntahan natin dito yung katuwaan, hindi yung gulo, kasi nag-away na yung magina. Yun naman yung cellphone ko, pinacharge ko doon sa kanila sa loob. Yung ginawa ko, parang naasar na kasi ako noong ano na yun eh, time na yun. Pumunta ako doon sa bahay nila. Imbis na kukunin ko yung cellphone ko, nandun yung mga babae kasama yung
kapatid ng asawa ng pinsan ko, pati yung anak niya ang dalaga. Tinanong ko ngayon kung sino bang mayroong siyuta sa inyo dyan na ang magulang dito na mag-asawa sa labas, nag-aaway na. Pero yung tanong ko, medyo malakas yung boses ko gawa nung para marinig nila dahil ang lakas ng sounds ng video ko eh. Biruin mo naman, sumagot yung babae niya, yung kapatid ng asawa ng pinsang ko na hindi ko siya kilala at hindi rin niya ako kilala. Ang sagot niya sa akin, bakit? Sino ka ba? Anong pakialam mo? Yun ang sagot niya sa akin. Pero ako, umuusok na yung paningin ko dahil sa dami ko nang nainom. E ako naman nabigla dahil hindi ko siya kilala. Ba't niya ako sindakan niya ng ganun? Para siyang nagsindak ng tao na alipin niya, di ba? Ngayon, ang sagot ko sa kanya, bakit? Nagtanong ako dahil pamangkin ko yan. Ang sagot niya sa akin, bakit pamangkin ko rin yan na? Yun ang sagot niya sa akin. Tapos ang ano ng antulis ng paningin. Yung pala siya, dahil na yun sa, ang sagot ko sa kanya, dahil nakainom na ako, pati yun siya, nakainom na rin. Kaya malakas ang loob niya sumagot sa akin. Parang binabaliwala niya yung pagkatao ko na taga rito ako, eh siya hindi taga rito. Ngayon, ginawa ko, para matauhan yung ano niya, diniinan ko dito sa baba, dito sa may bandang, ano, dito sa may kaliwa. Ginanong ko, tinulak. Ngayon, nagalit, sobrang galit niya, eh ako galit naman, munti ko ng mga ano nga yung iba. Kaya, ang ginawa ng mga pamangking ko, dinala na lang ako pa uwi. Siya nagsumbong agad doon sa pulis na sinuntok ko daw siya. Mayroon bang suntok na ganun at saka yung impact na ganun? Anong pagkakaiba niyan? Kayo nga, tanungin ko kayo. Ang ganun ba ay suntok ba yan o yung suntok na pag ganun? Kasi pag yung sinuntok ko pa siya dito, malamang ito wasak yan. Hindi ako marunong sumuntok na hindi mawawasak dahil marami na akong beses ginawa niyan sa mga gagong tao. Kaya nagsumbong siya sa pulis hanggang umabot kami sa barangay. At ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga rason niya makikita niyo itong babae na to. Kaya mamaya ipakita ko sa inyo. At sa susunod namang harap namin sa barangay, antabayanan nyo lang dahil iano ko rin sa inyo yan. Papakita ko rin sa inyo. Salita gigita mo sugot, ano? So, magpukos yun may nga, magpabalik ni Kap, no? Magpukos ito, magpabalik ito. Masa'y decision, Kap, depende na nalang ito. Basta, mawag ka mo na, okay na, madagan naman kung isipin. Kailangan naman ko na, kailangan naman sa nalang. Partido, Sarabia, partido, Sarabia. Muna. Bisur ba? Lain naman po ng tumuha. Bisur ya, madagan, ito na, mapartin naman ba? Lain po na, ano. Ang nalangan, ang nalangan, ang nalangan, ang nalangan, ang nalangan, ang nalangan, guys. Kuwag lang yung gamay, ano. Kaya duwata lang yun na, kayo, ngamon kayo kapunong Diyos Marlo, kung ang kapunong na mo, oralas uma, kung ang magkita ang rong uma, kung ano yung ma, kuwan? Dilitaw. Kita niya yung babae na yan, yung nasa gitna. Yan, yan siya. Tinan mo yung itsura, kung ayos bang itsura niyang klaseng babae na yan. Parang tingin ko maraming niluloko niyan eh. Kasi may karanasan na yan eh, narinig ko na sa ibang tao.